Nagbukas ng recruitment ang Philippine Army para sa mga professional na nais na sumali sa kanilang hanay. Nakakagulat, President Pbbm, may matinding pakiusap sa lahat ng Pilipino na kung maaaring magsanay bilang sundalo. Bigla ang paghingi niya ng pakiusap na magsanay lahat sa Pilipinas. Ikinagulat matapos makiusap Pangulo ng Pilipinas. Malaking katanungan ngayon, ito na nga ba sinasabi ng Pangulo na dapat paghandaan ng worst scenario? Bago tayo magpatuloy, siguraduhin nakasubscribe kayo sa ating official YouTube channel na Boss Balita TV. Muling binuksan ng Pangulo aplikasyon ng sundalo upang palakasin bilang ng Pilipino na silang gustong sumali sa hanay ng sundalo. Matapos manawagan ilan sa ating kababayan na umaaring magsanay sakaling tayo ay madamay, tensyong nangyayari sa Taiwan dahil pangamba ng Pangulo maiging handa Pilipino sakaling pumutok man ang gulo kung saan kakailanganin bilang ng Pilipino. Nagbukas ng recruitment ang Philippine Army para sa mga professional na nais na sumali sa kanilang hanay. Nasa 400 na mga professional ang nakatakdang kunin ng Philippine Army ngayong taon para punan ang kanilang pangangailangan sa personnel. Daya, dahil mga professional na ito, ano-ano ba yung dapat educational background nila o tinapos na kurso sa kolehiyo ng mga gustong mapabilang sa hanay ng Philippine Army? Kaya ang kailangan nila ay mga nagtapos na ng engineering, psychology, BS, mathematics, education, accountancy, economics, and human resources management. Ito kasi Ella ay ipupwesto sa kanilang intelligence unit, engineering, communication and information, logistics, finance, at human resource. Habang open naman ang ibang kurso Ella doon sa nais namang pumasok sa infantry. Narito naman ang ilang kwalifikasyon upang maging ganap na sundalo na siyang hinahanap ng Pangulo na silang gustong maging parte ng ating sundalo. Dapat din ay nasa 21 to 27 years old lamang, nasa 5 feet ang taas, mentally at physically fit, natural born Filipino citizen at single na walang parental obligation. Na ang mga mapapalad na matatanggap ay sasailalim sa isang taong training. Kung makakapasa sa training ay tatanggap naman aniya ang mga ito ng nasa mahigit sa 41,000 pesos na sweldo buwan-buwan. Mayroon din mga benepisyo Ella gaya ng insurance, healthcare, housing privilege at pag-aaral pa sa ibang bansa. Kaya kung kayo ang tatanungin, tama ba desisyon ni President Pbbm na tanggapin nagbo-voluntaryong Pilipino na silang gustong maging parte ng ating sundalo na silang poprotekta sa ating Pilipino oras na dumating tulong nahihingin ng ating Pangulo? Pinapo sa baba ng inyong reaksyon at atin pong babasahin isa-isa. At kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-comment ka na, i-like and share mo na rin, huwag din kalimutan mag-subscribe. Salamat po sa panonood, hanggang sa muli!